Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na malapit na talaga mag-summer kaya magsisilabasan na nga ang gantong prutas dito sa bansa natin. Kaya syempre bilang negosyanteng mami ay mag-iisip naman tayo ng mga pakulo kung paano ba tayo magkaka-extra income sa manggang ito. Kaya papasok talaga to dahil marami na nga naglalaway sa mangga na may bagoong. So isishare ko na nga sa inyo mga mi kung paano nga ang aking version sa paggawa ng ating bagoong. Nakapagpainit na nga ako dito ng ating mantika, kaya niluto ko na din yung 4 tablespoon ng bawang. Then kapag medyo luto na nga ang ating bawang, ay dito ko na din sinunod yung sili natin. Nasa 2 tablespoon nga lamang ito para sakto lang talaga yung anghang nito. Saka ko na din nilagay yung kalahating kilo ng bagoong na nabibili lang dyan sa palengke. Bali mga mi ay naugasan ko na nga ito at nabiga para mawala talaga yung langsa niya. Pag-alu-aluin lang natin ito dahil ang sunod natin na ilalagay ito lamang na 1/4 cup lamang ng ating suka. At dahil maalat nga itong bagoong natin, ay dito ko naman pinaramihan ng ating paglagay ng asukal. Pag medyo kulang nga sa panlasa natin, ay pwede pa natin to dagdagan ng suka at asukal lamang. Tansyahin nyo na lang guys para makuha talaga natin yung tamang lasa ng napakasarap na bagoong natin. Kasi naman sa pagbebenta ng mangga ay sasawsawan talaga naglalabanan ng lahat. Kaya syempre tayo ay papasarapan talaga natin ang niluluto natin. Once na sa tingin nyo nga ay medyo nagbabrown na ang ating bagoong, ay okay na to. Binawasan ko nga pala dito ng ating mantika dahil medyo naparami nga ito. Dapat nga guys maging ganto nga yung itsura niya para hindi talaga masyado babad sa ating mantika. So, ready na nga ang ating bagoong kaya nagbalat na din ako dito ng 1 kilong Indian mango. Pinaghiwa-hiwa ko na nga ito para magkasya talaga sa ating 12 ounce na plastic sa cup. Sa bawat mangga nga ay hindi ko na pala sinasabay yung buto nito. Pero kinuha ko pa din sa buto ng mangga yung natitira para walang sayang. Ang ginamit ko pala ditong size ng ating cup ay 12 ounce. Saka na rin ako kumuha ng 1 tablespoon ng ating bagoong at pinahid-pahid nga dito sa ating cup. Para naman presentable at kaakit-akit talaga to kainin. Tsaka din na pala ako gumamit ng plastic gloves mga mi dahil malinis naman ang aking kapay. Bale, sa 12 ounce na cup nga ay 3 mangga lang yung nagamit. Pero syempre, nakadepende ba niyan sa paghiwa nyo kung gaano kalaki o kaliit yung mangga nyo. At kapag nasiksik na nga natin yung mangga sa 1 cup ay dito naman tayo maglalagay ng ating napakasarap na bagoong. Mga 2 to 3 tablespoon nga lamang ng bagoong ay okay na to. And syempre, di pwedeng mawala itong stick natin. O diva, kahit nasa video pa nga lang talaga ay nakakatakam na itong manggoong inakap natin. Kasi no joke guys, tululaway talaga ito kapag nakakita ka ng ganito. Lalong-lalo na kung isa ka din sa mahilig sa maasim. Ang bentahan pala natin nito guys ay nakadepende pa din sa presyo ng ating bilihin ngayon. Kasi sa bawat lugar nga natin ay may kanya-kanya tayong presyo. Basta ang bentahan ko nga nito ay nasa 45 pesos lamang ang gantong size. Pinamura ko nga lang para mas mabilis maubos at madali rin mapaikot yung puhunan natin. Kahit nasa bahay ka nga lang talaga ay pwede mo itong matinda gamit ng social media. Pwedeng-pwede ka muna mag-collect ng orders para isahang gawa na at para di ka lugi pag isa-isa ang order. Kasi sa part ng pagtitinda ng mangga mga mi ay matrabahong part lang talaga ang pagbabalat. Pero syempre kung gusto mo talaga kumita at masatisfy ang iyong mga customer ay di pwedeng tatamad-tamad at negative ang mindset. Kaya naman kung gusto nga ng extra income ngayong summer ay pwedeng-pwede na itong manggoong inakap natin. Para sa costing up pictures nito ay ilalagay ko na lang sa ating page. Para naman pwedeng-pwede nyo itong i-grab ang pictures at para makapagsimula na kayo magnegosyo. Kaya kung gusto pa ng mga negosyo ideas or mga food recipes ay follow nyo lang kami. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.